Ayan guys, nandito si Marino Humboy. Ituturo na niya kung paano magluto ng pabutin. Ayan. So ano pa hinihintay natin? Tara. Let's go. Gawin is linisan muna natin 'tong mga ingredients natin. I-focus. Sigurado kayo, ma-amaze ka talaga kayo guys kasi bihira lang sa atin ang nagluto ng ganito. Natutunan ko pala itong lutuin guys nung doon ako sa barko kasi mahilig talaga kami magluto-luto doon at napag-experimentahan ko na rin ng lutuin ito. Tuwing ano pala guys, tuwing New Year sa amin, Pasko, palagi po ako nagluluto ng ganito kasi may mga pabo man ako sa amin. Ayan, ahos. So kailangan natin itong ayan. Nasa kagubatan pala kami ngayon, guys. Maghahunt kami ng mga wild animals ngayon. Kaya napag-isipan namin nga dito na lang magluto sa ilalim ng kagubatan. So, lininisan ko muna guys, pero huhugasan dito mamaya guys. Tinanggalan ko muna ng mga... Oh! So, ayan. So, kailangan po natin i-prepare muna yung mga katips, yung mga ingredients na gagamitin natin. Ayan. So, ito naman. Hiwain muna natin to. Doon, kagamay bangas. Dari bangas, pikas bangas. Eh. Tara, tuwi ito. So, mga ka-tips, mga ka-homeboy, huhugasan ko muna ito saglit, ha? Okay. Prepare, so, sa kaldiro ko na lang ginagawang dito po hinugasan. Kasi wala kaming ibang dalang mga like langgana or ano pa. So, ayan. Tapos. So, mamaya-maya na is, ayan. So, makikita niyo mga ka-tips, mga ka-home, is malinis na talaga yung pabo pero para sure hugasan natin ulit. So okay na, so tirahin na natin to. Lagay mo muna natin yung iba kasi dito natin yan. Okay. So ito po mga natin, mga ingredients dito natin yan ilalagay sa ilalim. So napakadali lang to. So makikita nyo is meron na itong sili, nilagyan ko na itong sili ang ilalim. So ilagay na natin to. Diyan. Para matira na kasi nagugutom na ang mga tao ngayon. So ilagay lang natin yan sa ilalim mga ka-tips, mga tahom. Diyan po. Sagarin natin yan. So hanap tayo ng pwedeng magamit natin pantahi pamaya para tahiin to natin dito kasi medyo malaki yung butas. Ayan. So bihira lang talaga ang nagluto ng ganito guys kasi more on ang ginagamit nila is yung mga duck. Ano ba ang duck sa Tagalog? Itik. Itik, yung mga itik.
Doon sa amin, in-upgrade ko yung sitwasyon na to kasi marami akong pabo. So, makikita nyo lagi na natin itong panimpla. In-upgrade ko, guys. Pumasok sa isipan ko, masarap ginagawa yung, ano, yung itik. Mas masarap siguro ang pabo, di ba? So, kaya napag-experimentuhan ko na to every year. Every year na talaga ako gumagawa sa amin ito. Like, New Year, Pasko, ganyan. So, ito na. Lagyan na natin ng asin para mas sumarap yung pahabo natin. So, makikita nyo, mga ka-tips, is nasa dito ko lang talaga inilagay yun sa ilalim lahat ng mga ginagawang. So, ayan. So, ayan. Nakikita nyo, di ba? Nakalagay na sa ilalim yung mga tama ang mga ingredients natin. So, ayan po mga kahom. Tignan nyo. So, ayan. So, nasa ilalim na talaga, di ba? So, ngayon naman is dapat natin itong ano, pwede na natin itong tagkusin. Baka matagkus lang. Hanapan natin ito ng paraan kasi hindi tayo nakapag-prepare. Nandito tayo sa kagubatan. So, pwede na natin itong ganitohin. Or makakita naman tayo ng at least ma-close natin itong butas dito para hindi lumalabas yung katas niya, yung mga ingredients na nasa loob. So, kailangan natin itong ayan po. Like nasa guba tayo is kailangan natin survival dito, kaya ganito na lang ang gawin natin. So, tatay ka lang ha. Hanap ako ng ano. So mga ka-tips, humanap ako ng ganito para ilagay ko lang dito kasi wala na akong iba pang na napag-isipan nga pang pa-close. So ayan. So makikita nyo naman, di ba? Linus ko dito. At least mag-close lang siya, pahits na yan para hindi lumalabas yung katas. Wait, napakahirap talaga pag parang survival itong sa atin. Wala tayong mga gamit, di ba? Okay. So, oh, hindi pala okay. So, ayan po. Pwede natin itong ilagay doon sa kaldero. Ayan. Ilagay na natin ito dito. At dito na po natin yan. So, ito po mga ka-tips. Ayan. So, ilalagay natin dito. So, makikita nyo is walang halong tubig. Wala kahit anong nilagay ko para sa bawo, kundi ito lang talagang coconut twine. So, ayan. Coconut twine talaga ang ginagamit kong panglata sa pabo. Wow. So ayan, mga ka-tips, mga ka-home. So abangan po natin yung pagkulo na kasi ipakikita ko sa inyo kung ano ang changes niya once na kumukulo na siya nga. Tuba lang ang ginagamit natin panglata. So, abangan natin. So, mga ka-tips, so napakulo na po yung pabo natin. So, titingnan po natin yung kung ano ang hitsura niya. So, tignan natin. So, ayan. Wow. So, makikita nyo is kumukulo na talaga yung tuba. So, ang tuba ang ginagamit nating ingredients, di ba? Mm. So, makikita natin is yung ang karne ng pabo is medyo pumupula na. So mamaya-maya lang is lalo pa yung pumula, guys. So, abangan po natin yun ang mga sumusunod na mga mangyayari. So, takpan lang muna natin to. The fire. So, ayun po mga ka-tips. So, ang pabo natin is kailangan naman nating baliktarin kasi makita natin is nandun lang yung nakaano sa tuba at saka ang itaas is hindi, di ba? So, baliktarin natin to. So, makikita nyo is gumagamit lang ako ng kahoy pero malinis to mga ka-tips ha. Hinugasan ko to mga ka-tips. Kaya wala, hindi talaga kami nakapag-prepare. So, ito. Yan, kailangan to nating baliktarin. Pero hindi madali baliktarin to kasi mainit. Oh! Okay. Ah,
naunon sa nato ni hindi mata. Grabe kay init. So ayan po, sana mo. Okay. So ayan po mga ka-tips is nakita nyo naman, di ba? Napabaliktad ko na, so ibalik natin. So ang purpose pala bakit ko binaliktad yon, para pagkulo nga ang mapunta is yung mabaha yung parte ng pabo na marami talagang karne. So kailangan natin yung palatain. So ayan, takpan naman natin ulit para mas madaling. So mga ka-tips is oras na para tingnan na po natin. So makikita natin is almost wala na pong sabaw, di ba? Mm-hmm. So antayin lang po talaga natin nga maano to siya, mawala yung tuba. So ito, kanina di ba marami yung tuba. So oh, makikita nyo ngayon is kunting-kunti na lang, di ba? Mm-hmm. So antayin talaga natin nga humahawala to siya. So makikita nyo is pumula-pula na yung pabo natin. Mm-hmm. So hintayin lang muna sa sagdali at tapos hintayin natin na mawala na itong sabaw. So abangan natin ha. So ayun po mga ka-tips, nakita na po natin is wala na po yung tuba, di ba kanina? Oh. So as in wala na. So ayun po mga ka-tips. So lalagyan na po natin ng Sprite kasi yung tuba na nilagay natin kanina, yung coconut wine is wala na, di ba? So hubas na talaga sa Bisaya pa. So ngayon is ilalagay natin na natin to Sprite. So hindi muna natin to iubos kasi may ketchup pa. Kung saan akong ketchup kadali. Ito, ketchup. So ilalagay natin to para mas sumarap ang ating patutin. Parang pagmamahalang yan mga ka-tips. Yeah. O, diba? So, ito, ibuhos natin ang ketchup pang pasarap. Sprite pala. So, ayan. So, hintayin lang po natin na kumulo to siya. Kumulo siya, tapos yung kapag konti na po yung sabaw is okay na po yun. So, tabunan muna natin. Slangers mo niyo eh. Mm. Lahi, gini makaamig. Nag-video ka. Mm. So, ayun po guys, is pahubas na po yung... So, ayun na po mga ka-tips. So, tingnan na po natin yung pinaghalo nating Sprite at sakit ketchup is... So, makikita natin is kumukulo na talaga, di ba? So, makikita naman, di ba? So, ang gagawin natin ngayon is hihintayin na lang natin na... kunti na lang ang sabaw, which is luto na yon siya, luto na yon kasi makikita natin is ang buto ng pabo is talagang halatang halata na latang lata na talaga siya. So ang gagawin natin ngayon is hihintayin na lang natin na ang pagluto nito. So mamaya maya is hahaunin ko na to at ipakita ko sa inyo ang final yung luto na talaga na pabo. So abangan po natin mga ka-tips. Okay. So, ayun po mga ka-tips. So, tignan po natin ngayon ang finished product ng ating pabutin. So, tignan po natin kasi luktong-lukto na. So, makikita natin yung sabaw niya is nakapaka-sticky na at saka yung kari ng pabo is napakalata na talaga. So, para malaman natin kung masarap ba, so titikman natin. Ibang-iba talaga ang lasa guys nga yung ginagawa natin panglata ang tuba. So, sa mahilig magluto dyan, subukan nyo itong gawin. Bumili kayo ng pabo tapos tuba ang gagawin niyong ilata. So makikita niyo sa video na diyan, makikita niyo sa video diyan nga ang mga steps kung paano gagawa ang pabutin. So ayun po mga ka-tips, ito lang sa ngayon. So abangan niyo po ang mga susunod naming mga vlogs. So bye-bye po. And also don't forget to subscribe our YouTube channel, Marinong Homeboy, Tips Menu, Rakitiro TV, Angel Ann Official, Sugba Aso, ni Chip Boy Paksiw. No? Guys, please support us guys and hit the notification bell para lalo kayo updated sa mga videos namin guys. So, keep safe always. God bless.